your own blood. It's like parang putting you down na hindi naniniwala sa'yo. Ganyan-ganyan lang. Hi everyone! For today's video, itingnan natin itong interview ni Chloe San Jose at Carlos Yulo kung saan nadulas itong si Chloe San Jose sa kanyang sagot na siya nagpagalit ng salobi ng mga Pilipino. Kung ano yun, tingnan natin ang video na ito. It happened to me na, so I know how it feels like na your own blood. It's like parang putting you down na hindi naniniwala sa'yo, ganyan-ganyan na. Yeah, family first. Pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So why is it the opposite? Sila yung nangunang mag-down sa'yo, sila yung una na hindi naniwala sa'yo. So why is that? So parang sa akin po, doesn't make sense or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally. Ito yung mukha ni Tony Gonzaga during this time. Makikita natin na parang hindi niya nagustuhan yung sagot ni Chloe, na parang naiinis siya. Pero naging professional siya at hindi niya nilabas ang kanyang nararamdaman. Saludo ako sa iyo dito, Tony Gonzaga. At tingnan pa natin yung mga iba pang sinabi ni Chloe. Ibigay po talaga siya sa akin ng security. He still sees me as Chloe na buo. Parang kasi at that time po, talagang naka-utak na sa akin or naka-ano na sa akin na. So, nung dumating siya, nagbigay po talaga siya ng security sa buong pagkatao. Alam ko din naman po kasi yung sarili ko and alam ko din po yung mga ginastos ko or yung ginagastos ko. So, then hindi ko po kailangan siyang i-explain. Alam ko and alam po ni Chloe, yeah, yung lumalabas na money or mga ginagastos ko daw po from kanya na hateful naman po kami kasi other people would see it na eto issue siguro, maghihiwalay yan kasi issue ko, syempre magagalit ako or magagalit siya sa akin. Pero sa amin po kasi we're positive outlook po sa buhay po. So itong issue po na to, ano pa po siya sa amin, like blessing na papatatagin pa tayo nito. It's not something to be negative about. If you look at that, even family or even the ones you love, kung hindi ka na nila nakokontrol or hindi ka na nila nakukuha na ng gusto nila from you, they're not gonna be there for you. Narinig natin yung sinabi ni Chloe at para sa akin, mali yung mga sinabi niya. Dahil merong video na kung saan nagpapasalamat si Carlos Yulo sa magulang niya, lalo na sa nanay niya. Dahil muntik na pala mag-quit itong si Carlos Yulo. So panoorin natin ang video na yon. Last 2 years din po yun. Na po ako mag-quit. Yung trainees ko po kasi nun, yung dahilan. Puro downs nga po, walang ups. Yung una po, yung lumapit po ako sa coach ko, naiyak po ako nun. Sabi ko na, mag-quit na ako. Kinausap ko po yung mama ko nung pag-uwi ko po. Sinabi niya po sa akin na, susuportahan ka naman namin kahit sa anong decision mo. Sabi niya, ikaw ang bahala. Kung mag-quit ka or hindi, nakasupport kami sa'yo. Na-move po ako dun kasi hindi ko man sila kasama. Naka-support ko sila sa akin. Kay mama and papa, maraming salamat talaga sa pag-suporta sa akin and sa mga kapatid ko. Hindi nila kami pinapabayaan. Narinig natin na nagpapasalamat si Carlos Yulo noon sa kanyang magulang at kapatid. Yan yung panahon na wala pa si Chloe San Jose sa buhay ni Carlos. Napaka mapagmahal na anak dati ni Carlos Yulo, pero nung dumating si Chloe San Jose ay parang nilaso niya ang utak ni Carlos Yulo at pinagmukhang masama ang kanyang pamilya. Kaya mali ang sinasabi ni Chloe na walang suporta galing sa pamilya ni Carlos dahil mismong si Carlos ang nagpapasalamat noon sa nanay niya bago pa lasunin ni Chloe San Jose ang isip ni Carlos Yulo. Ulitin natin ang video na yon para makita nyo ang pagkakaiba ng sinasabi ni Chloe na wala daw suporta galing sa pamilya kaysa dun sa sinasabi ni Carlos na nagpapasalamat siya sa magulang at kapatid niya. Tingnan natin ang video na ito. Even family or even the ones you love, kung hindi ka na nila nakokontrol o hindi ka na nila nakukuha na ng gusto nila from you, they're not gonna be there for you po. Kay mama and papa, maraming salamat talaga sa pagsuporta sa akin. And sa mga kapatid ko, hindi nila kami pinapabayaan. Narinig niyo yun, noon mismong si Carlos Yulo ang nagpapasalamat sa magulang at kapatid na sumusuporta sa kanya.
tapos sasabihin ni Chloe San Jose na walang suporta na nakuha si Carlos Yulo sa magulang niya. Wala pa siyang gold noon sa Olympics, pero simula pa lang noon ay nandun na ang kanyang ama at ina. Nasabi mismo ni Carlos na umiyak siya dahil gusto na niyang mag-quit, pero dahil sa nanay niya na nagpayo kay Carlos Yulo na magpatuloy, ay doon daw siya nag-move on. Kumbaga, yung salita ng suporta ng ina ni Carlos Yulo ang nagbigay ng lakas ng loob kay Carlos Yulo na hindi mag-quit. Tapos itong si Chloe San Jose ay sasabihing walang suporta galing pamilya. Piling ko, hindi na magkakaayos itong si Carlos at pamilya niya. Dahil itong si Chloe San Jose ay wala nang ginawa kundi payuhan si Carlos Yulo na itakwil ang pamilya niya. Kaya naman pala itong si Carlos Yulo ay talagang hindi lumalapit sa kanyang pamilya, ay ito pala talagang si Chloe San Jose ang nagsusulsul kay Carlos Yulo. Dapat Chloe ay pinagbabati mo si Carlos Yulo at pamilya niya. Kaya naman pala hindi humihilo masugot ni Carlos ay ikaw pala ang nagpapalala. Ikaw pala Chloe San Jose ang gumagatong sa nag-aapoy na sama ng loob ni Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Kung talagang bukal sa loob mo na magkaayos ang pamilya ni Carlos Yulo at si Carlos, ay sana gumawa ka ng paraan para magkausap at magkaayos sila. Pero ang ginagawa mo ay parang masaya ka pa kapag ka masama ang loob ni Carlos Yulo sa kanyang ama at ina. Pakinggan naman natin kung anong masasabi ni Carlos Yulo dun sa mga bumabati ko sa kanya. Ko, sa puso ko na napatawad ko sila and inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun na syempre emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko, tinanggap ko yun, pinagdasal ko yung kay Lord, kumingi ako ng tawad, magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe and nag-move on kami, nag-focus sa Olympics and yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking achievement and blessing na binigay niya. At the same time, binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako. Narinig natin yung mensahe ni Carlos Yulo. Tingin ko wala na to. Sobrang na-brainwash na itong si Carlos Yulo na kahit anong sabihin ni Chloe San Jose ay paniniwalaan niya. Hindi naman natin masisisi si Carlos Yulo dahil ang sarap talagang umibig. Yung pakiramdam na nagmamahal ay pakiramdam na hindi matutumbasan ng kahit anong pera. Pero ang payo ko lang dito kay Carlos Yulo ay alagaan niya ang pera niya. Dahil sa katulad ni Chloe San Jose na makakasama niya, sa buong buhay niya ay ubos ang pera na pinagharapan niya. Mag-isip siya ng magandang business para kung sakaling hindi na mag-prosper sa 2028 yung kanyang gymnastic skill ay may business siyang sasalo sa mga gastusin niya. Dahil yung si Chloe San Jose ay wala namang trabaho at walang balak magtrabaho. Yung sinasabi niyang YouTube channel, tingin ko na demonetize na yon. Ang huling upload niya is 3 years ago. 6 months lang madidemonetize yung YouTube channel mo pag hindi ka nag-upload. Kaya sa tingin nyo, saan ba kukuha ng pera itong si Chloe San Jose? Diba sa bulsa ni Carlos Yulo? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.